Malayo bang inyong trabaho mula sa inyong tinapos? Malamang sa malamang, isa ka sa manakaranas ng tinatawag na job mismatch. Ang issue tungkol dyan, pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Siyam na taon ng government employee sa isang procurement office ang 31 anyos na si Mark. Ang trabaho niya, mag-review ng mga dokumentong kailangan para sa mga bidding ng opisina. Graduate ng Information Technology si Mark. At para sa kanya, malayo ang kanyang trabaho mula sa kanyang degree. Ang may relate ko lang na sa trabaho ko yung magkukumpuni ng or pag-troubleshoot ng computers. Other than that, sobrang layo, wala ng iba. Sa atin, even yung mga terms, yung mga jargons, malayo din. So it took me a while bago nakapag-adjust. Aminado si Mark na hirap siyang maghanap noon ng trabahong SWAC sa kanyang skill set. May mga regrets na bakit hindi ko pinursu kasi mga colleagues ko nung college, they're earning thrice as much ngayon. Pero okay lang ako kasi magkaiba naman kami ng goals naman na. Isa si Mark sa mga nakararanas ng tinatawag na job mismatch kung saan hindi tugma ang level ng edukasyon o tinapos na kurso sa kasalukuyang trabaho. Pero mas malawak pa raw ang ibig sabihin nito. Ayon sa jobstreet.com, tumutukoy din ito sa mga skills o abilidad ng empleyado at kung nami-meet ba nito ang expectations ng employer. Yung feedback ng mga employers namin na sinasabi nila, dumadami ang mismatch. Pero ngayon, mas malawak na. After 10 years, nakita namin na halimbawa, pati sa pagsasalita ng Ingles, sa pagpapaliwanag in English, and even Tagalog. Ang problema sa jobs mismatch dapat daw tutukan ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Mismong si PBBM ang nagtutulak ng pagre-review o pagreporma ng curriculum hindi lang sa TESDA kundi maging ng mga diploma courses. Aniya, kailangang i-improve ang basic education skills at knowledge ng mga estudyante. Payo naman ni JobStreet Philippines Country Manager Philip Gioca, pagtuunan sana hindi lang ang hard skills na tinuturo sa kurso, kundi maging ang soft skills na importante para sa mga employer. Yung soft skills hindi natin pwedeng kalimutan. So unang-una dito, teamwork, critical thinking, survival skills, resiliency, and time management. So ito yung mga bagay na kinakailangan ituro. Madaling ituro yung hard skills kasi may curriculum na tayo para dyan, i-enhance natin. Pero babalik pa rin tayo dun sa soft skills. Bukas naman daw ang TESDA sa panawagan ng Pangulo. We have strengthened yung mga industry boards in TESDA para po lahat ang pag-develop namin ng training regulations kasama namin ng industry. Paggawa ng competency standards kasama namin ng industry. Pagtitiyak naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual, tutulong ang DTI sa mga universidad para mag-develop ng micro-credentialing systems para makahabol sa mabilis na pagbabago ng technological advancements ang mga job seeker. Handa namang makipag-ugnayan ang ahensya sa DepEd, Commission on Higher Education o CHED at TESDA para tugunan ang issue sa jobs mismatch. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.